May repair tayo guys, by GNT. So testing ko lang muna ito kung okay na. Yung problema nito hindi nagana ang ano, nagdidid ang 1 point, ang 1 volts. Tingnan natin kung magdi-display. Si may issue ito guys. So, nagdi-dead yung ating 1 volt sa IC. Ayan. Pag nagganyan siya, tapos dead na siya. Ayan. So, yan yung issue niya. Ayan. So, yan ang mabigat-bigat na issue na ito. So, nagdi-dead yung... Tapos, pag tinester natin yung ano siya. Wala na. Dead na yung ano. On both sides eh. Wala na siya. Ito yung sakit sa ulo. Wala. So wala pag-asa. Itong nire-repair natin na ito na isa. Yung issue nito yung ano eh. Tag dito. Wala, napahalo na yung IC. Ito ba yan? So, dead. Pag-aasa. Nagdi-dead talaga yung ano. So, next repair tayo. So, this is via GNT. From Nueva Ecija, Cabanatuan City, Cabanatuan. So, ito yung ating repair via GNT. So, number 1954 sa pila ng repair. So, ngayon pa lang natin siya bubuksan. Simula nang dumating. Excuse me. Kaya to. Balot na balot.
rin. Tapon. So, palit nga siya, 1050 Ti. So, inulaan ko lang yung title natin. So, this is a palit. So, balot na balot. So, sira, pati yung mga lalagyanan. Pag magte-tape kasi, dapat yung tape. Hindi ganun ka at ano. Yung pagkakalagay. Kasi pagkagaya niyan, kung maganda ang tape, matibay, wasak yan, matik. Wasak yung mga lalagyanan. Gaya nito, wasak ang lalagyanan. Kasi yung tape na ginamit ay masyadong madikit. So, plastic yan eh. Ayan. Oh, hi. Galing na ito sa repair. Galing na po ito sa technician. Ay, tindi na lang sinapit na ito. Puro flux na. Wala na itong pag-asa, oh. Malala na ang sinapit na ito. $9.54. So, $9.54. Galing na pala sa repair to. Mukha na itong ni-rape. ni-rape na naman. Ang repair natin ay mukhang ni-rape. Oh. Wasak-wasak na. Oh. Wala na. Wasak-wasak na yung pagkakadali. Tapos, itsura na ito. Ayan, kita yung may itsura, oh. Pilot-pilot na yung mga hinang. Ito, sablay pa. Rock pa yung capacitor. Ay, nako. Dinali na ng baboy na technician to. Yung hinang ang lalaki. Ayan. So, puro flux. Naliligo sa flux. So, ito. Puro flux. Hinang-hinang. Hinang-hinang. So, capacitor yan. No, delikado yan. Baka yan ay kinabit nila. Baliktad pag salpak natin. Boom. Sabog, sabog, sabog. Boom. So, so ano na to? Nababoy na. So, tingnan natin kung marirecover pa natin. So, title nito guys, pang-upload natin sa YouTube, Binaboy. Oh. Naligo na to sa flux. Mga dali nga naman kapag talagang hindi marunong. Binaboy na. So wait lang guys, may natawag. May tumawag. Nagtitinda ba kayo ng card reader? Hindi po. Re-repair po kami. Hindi po kami nagtitinda. Ayan.
La, ano kaya to? Ma-recover na natin to? Hindi. Gaya ito nitong isa, pinakalman din naman may-ari, pinaliguan ng nilinis. So hindi ko alam kung ano pinanlinis. Ito siya. Ayan. Napag-display ko na siya kanina. Kaya lang, saglitan lang din pala. Nalagyan ko na ng thermal paste. Nilinis to nung may-ari, pinakalman eh. Ayan, natuluyan, natuloy. Layo pa naman ito. Bataan pa naman, parang bataan. Ayun lang, nakakalungkot. Ayan, mahirap kasi pag mga ginagalaw ng hindi marunong. Itsurahin ay patapon. Patapon na siya pagka ganyan. Ala, malansa. Malagkit pala. Para na tong isda. Binasa. Binasa ng plaques. Ay. Buhay nga naman. Buhay, warang life. Lagi na lang galing sa technician. Hindi bang pwedeng maging iba-iba naman? Yung galing naman sa customer na hindi pa ginagalaw. Oh, shat, 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 shat. So, super dust nito. Ah, puro flux. Ayan, no? Yeah, dumi. Yan. Tinira. Ansalaw. Ansalaw ng pagkakain ng naka-bloated. Wala, stick. So, ang gumawa nito ay walang hat. Hindi hatter ang ginamit, panghinang ang ginamit niya. Kasi nakaganyan siya eh. Kasi kung hatter yan, nakadapa yan. Tapos wala ding solder wick na ginamit. Ang salaw ng dumali na ito. Ligo sa flux. Ayan o. Ayan, tapos yung mga coil. Pinagtatanggal yata yung coil na ito. Wala nyo naman pagkakadali. O, so ito. Eh, liquid damage to guys, eh, ano? Kulay green kasi siya. Tapos, sinubukan siguro kung marirebite. Nag-cleaning, tapos naglagay ng plaques. Yan, oh, dami. So, wala naman siya masyadong corroded part, so, iyaano na natin to. Kaya lang, medyo malungkot nito. Yung ganitong itsura. Yan. So, kailangan natin ayusin ko siya. Kasi ang pangit eh. Pamparami ng trabaho. Binaboy. Pagagandahin ko. Ayoko ng pangit eh. Laki din ang nakakalagay ng ano. Yan ang buhay. Parang life. So, ganun talaga. Hindi lang tayo ang technician. Yan. So, dito, testing mo dito sa kabila. Possible, baka nilinis lang din ang may-ari. Kasi lumutak yung likod eh. Puro parang putik siya sa likod. Oh,
overuse, overflux. Overflux yung ginamit. The display? Na. So ito dito. Walang display? So, ang gagawin natin dito ay ibababad. So, babad muna natin siya, guys. At ito ay binaboy na ng super flux. Super dami ng flux sa likod. Mahirap pa ganito. So, tester pala muna natin. Para maganda-ganda. Pag ang araw-araw naman ay ganito, laging galing sa repair technician. Nakakasawa mag-repair. 12 volts, not shorted. 3.3, not shorted. External 12 volts, not shorted. Okay. So, ito. Ito. Yung ginalaw niya. Ito. So, hindi ko lang alam kung pinalit, anong klase yung pinalit na piyasa dito na may-ari. Sana hindi balibaliktad yung capacitor. Puputok ito pa nagkataon. Yung balibaliktad. Itong malalaki. Wari ko naman hindi baliktad. So, fix reset. So, present. Plus minus. Present. So, this is 1.8. 1 volts. Ito yung ano. Ginalaw. Ito yung ano yata. Ito pa. This is memory. Yeah, memory siya. Ay, pasaway. Wala, kailangan natin linisin. At naliligo na sa flux. So, okay, update ko kayo a few minutes. And guys, ito na yung continuation ng palit. Yan na ultrasonic cleaning natin. Ang problem na ito ay nalinis na natin. So, galing na sa repair history. So, puro hinang na kung sari-sari na yung ni-repair. So, ang issue nito guys, is dead ang... So, power on natin siya. Dead yung kanyang 1 volts. Okay, pag pinower on mo siya, guys, wala siyang output dito. Yan. Pero meron siyang NVDD, tapos meron din siyang B-memory. Na, yan. Tapos, ang lumalabas sa kanya, not detected. Okay? So, yan ang isosolve natin na issue. So, power off natin. So, ang issue po niya ay dead yung kanyang apex. Okay? So, may repair tayo dito, guys. This is RTX 3090. Napakalaki niya, guys. So,
Napakalaki. RTX 3090 Founders Edition. So, problem naman ito ay no display. So, yan yung ating next repair. So, unahin lang muna natin ito. Itong isa na to kasi ito ay galing na sa repair. May repair history na. So, as you can see, ayan, no? Mga, ito yung, ano, dinali na kasi ito nung, ano, an ultrasonic cleaner ko na siya, guys. Medyo may tira-tira pang, ano. Yeah. So, hindi siya kayang madala lahat na isang tirahan sa ultrasonic cleaning. Yung mga plaques. Pero at least nabawasan yung plaques. Valid din yung 1.8 volts yun ang issue. So, ayan. So, as you can see, ginalaw na kasi ito nung unang nag-repair. Ayan, liquid damage po ito. Ayan. So, alamin natin bakit din yung ano. So, this is a 703. Ayan. So, I think may problema yung mga resistor. Pero I'm not sure. Pero pero don't worry, guys. Tayo ay mayroong donor nito dito. So, try natin itong i-reflow itong mga mukhang ano na ito na resistor ito. Ayan. So, yan yung mukhang tinamaan ng mga liquid eh. Subukan natin siyang reflow. Okay? Asin muna natin itong RTX 3090 na ito. So, tayo ay pasensya na kayo at
Ay, wala pala akong mic. So, natanggal na isang pyesa. So, hanap tayo ng donor board dito. Ayan ay, ano siya? Palit. So, meron tayo niyan dito. So, palit lang po yan. Okay. So, we have palit here. Okay, this is gigabyte also. And this is, so, pares lang naman siya ng mga ito. So, 2 pieces, ano siya. Yeah. So, pares lang naman sila. So, tingnan natin ito kung parehas. So, iba siya. Iba ng settings. So, doon sa isa tayo. So, mahalaga kasi ang donor. Sana nandito pa. Ayun. So, ang gagawin lang natin dyan, guys, ay iaangat natin siya. So, hindi natin siya kailangan tanggalin. Kukunin lang natin yung pyesa. Ayan. Ayan. So, titest rin ko lang siya, guys. Kung anong value niya. Ah, fuse pala to, guys. It's a fuse. It's okay. So, hanap tayo ng fuse. Ah, marami tayo dito ng fuse. SOTAC. So, palabasin ng SOTAC. Pag fuse lang ang hanap nyo, punta kayo ng SOTAC. Ayan. Marami dito ng fuse si SOTAC eh. Ayan. So, saan ka na SOTAC? Ay, ubos na. Mga nakunan ko na to ng fuse. Ayan. Kunan ko na ng mga fuse eh. So, tester lang tayo yan. Pero itong mga SOTAC na to, puro to fuse eh. So, this is... Oops. Okay. This is... Tester po. Wala akong makukumpuse ah. Daddy, what are you doing? Why? Ayun, fuse. So, ito. Daddy, say, what are you doing? May repair ako, nak. May repair. Okay, hindi. Ito, fuse din. So, fuse yung nasa dulo. So, kukunin natin yan. So, very easy. Napakahalaga ng... Napakahalaga ng fuse. Fuse resistor. Hindi natin siya kaya pwedeng anuhan, guys, sa i-jumper. Ay! Kasi pa nag-jumper ka niyan, guys, masisira yan. Ay! Hindi pala to. It's a donor. Pag nag-jumper ka kasi, hindi na mabublow yung fuse. Salit na ano siya, makatulong. Hindi siya makakatulong. Kaya dapat kung ano yung nakalagay before. So, yun din na ibabalik natin. Yan. Okay. So, bali... Ang issue ay not detected. Yan. So, kailangan natin to. Yeah, so possible baka yun lang yung fuse na yun, guys, na wala ng supply. Ah, ito. So, hindi na rin to connected isa na to. Itong isa, hindi na connected to.
pasensya na kayo, tinaubo. Connected naman pala yun. Connected naman pala. So, pag tinester natin siya dito sa kabila. Alam ko connected yan eh. May na-repair na kasi ako nito. Na-repair na ako niya before. connected po siya. So, pag tinester natin to. Oh, connected siya. Tapos ito connected din. Yan, ito. Connected din. So, wala palang problema. Magka dikit-dikit sila. So, ang main issue natin ay dead yung ating wait for a while. Okay. So, main issue. So, problem is solved. Yan. Solve na agad ang problema. So, yan lang ang issue natin. Fuse ng ano, kasi 3.3 yan guys. So, solve na agad ang issue natin. Ayan. Okay. Okay, so tanggalin natin yung ano, tuyuin lang natin. Tatayo naman yan. Okay na. So, possible gagana yan. Okay. Gagana na. So, pasensya na kayo, medyo maingay yung ating ano, ultrasonic cleaning. Ano, JR, okay na yan? Ultrasonic pa yan. Matapos na. So, ayan. Guys, okay na siya. Nalagay na natin yung ano. Pero hindi pa natin natatry kung working na siya. Or, hindi. I think yun lang yung main issue niya. So, hindi nadali nung technician. Sari-sari na yung ginawa nung unang repair. Dito. So, titignan natin ngayon. Pero, sana hindi sira yung IC. Yung 1.1 volt sa IC natin. Sana hindi sira. Kasi this is not detected. So, yan. So, try natin. Simple lang naman yung problem eh. Hindi ko alam bakit dinadali. Sabi nung may-ari, pinagawa daw nila dun sa kanila, sa malapit sa kanila. Ayan. So, ito ay Baya JNT guys ito. Ano, saan yung lugar to? JNT from saan to galing? From Cabanatuan. So, ang layo pa naman guys. Ayan. So, naghanap muna ng technician doon sa Cabanatuan. So, dinali ng dinali kung ano-ano yung mga pinagagawa. So, hindi naman yun yung problem. So, tingnan natin kung mag-okay na siya. Sana hindi sira yung IC na 1 volt. Okay? So, let's power on. Okay? Di ba kita? Okay. Talaga si Athena, pasaway talaga itong batang ito. Ginagulo ako. Ayan. Nasaan na ba ako? Nawala na tuloy ako. Ayan. So, dapat dito magdi-display. So, let's power on natin.
Let's power on. Okay. Let's turn on. Okay. Okay, normal lang hit ng GPU chip. So I think may display na. Ayan, may display na siya, guys. Tran. Yeah, okay na. May display na. Okay. F1. Yan. F10. Okay na siya, guys. Success! Yun lang yung issue eh. Power up. So, yun lang yung issue. Very basic. Very basic nung issue. So, as you can see naman, doon sa unahan ng video natin, so, nakita nyo na puro flux na siya. Yan. Pinaliguan na siya nung flux nung naunang nag-repair. Kitang-kita nyo naman talagang puro flux na. Tapos napapansin nyo, puro solder na din siya. Tapos ito, tinanggal din yung IC niya, yung nasa ano. Tinanggal. Ito. IC bank. Itong ano pala. Ito yung tinatawag na titanium capacitor niya na APA. Tinanggal din niya. Kasi tinester niya, shorted. Akala niya, sira yun. So, hindi naman kasi siya ganun, guys. Pag tinester, shorted. Tapos itong mga coil, hininangan din niya. Siguro, tataka siya. So, hindi ko alam kung tinanggal niya, guys, ang coil. Pero parang tinanggal niya yung coil kasi baliktad na yung coil eh. Ayan o. Yung sulat, may sulat kasi yan. Ayan o. Tapos yung kabila. Ayan o. Ganun na yung sulat. So, ginalaw niya na rin yung mga coil. Pinagtatanggal niya sigurado. Ayan. Ito, ito, ito. Kasi akala niya shorted eh. Ganun kasi yung ginagawa ng ibang technician kapag hindi marunong. Ayan. Kapag hindi medyo maalam sa video card repair. Ayan. Tapos ito, ginalaw na rin niya to. Ginalaw niya na rin itong ano to. Ayan. Tapos ang ginamit lang pati. Soldering iron lang yung ginamit. Walang ginamit na hot air. Hindi siya ginamit ng hot air. Pero ito, hindi naman hot air yung ginamit natin, guys. Kundi, ano lang. Ang ginamit natin dito is, ano lang siya, yung panghinang lang din naman. Oh. Tapos microscope inspection. So, basic lang naman eh, ang minsan ang pagre-repair. Minsan ay kailangan lang talaga ng kaalaman. Yan. So, linis-linisin ko masyado. Gawa nang may mga exhaust pa na flux. Nak, huwag malikot, anak! Yan. Yan. So, itong ano, guys, nabura na yung ano. Okay lang yan. Yung sulat. Okay lang, this is 4GB. Yan, so madali naman tong i-identify, guys. Kasi ayan, oh. Yung dalawa missing. So pwede siyang i-upgrade ng 6GB. Yan, pero mag-change ka pa ng BIOS. Tapos may mga kulang pa rin kasi ito na parts. Marami pang kulang na piyasa. May nag-upgrade siya. Marami pang settings yan. May bago pa yan sa settings ng ano. Yan, kaya hindi siya ganun kabasta-basta. So kapag huwag magpapa-repair ka. Mahal yan pag magpapa-upgrade. Naknasan yung isang ano? Nawala yung aking ano. Tina! Wala, nawala. Wait lang, guys. Nawala ang aking pangkalso. Nawala yung pangkalso natin. Kinuha ng bata. So, yan. Okay na siya, guys. Oh, malinis naman. Nakinang-kinang na. Kita nyo? Yan. So, kinang-kinang na siya. So, konting ano lang. Yan. So, hindi nadali nung unang nag-repair. Kaya, basic lang. Basic. Okay? Basic repair lang, guys. Basic. So, kailangan lang ng kaalaman. What is dead? What is present? Sa voltage checking. So, ganun lang. So, hindi siya nakakuha nung naunang nag-repair. Sari-sari na yung pinagdadali, pinagagawa. Laging ganun, guys. Lahat na makikita nyo naman yung mga vlog ko na ng mga video. Lagi na lang ganun yung ang issue.
Nire-reflow ang memory, nire-reflow ang GPU chip, yan, pinaliliguan ng flux, pinagtatatanggal ang mga piyesa. So, hindi naman ganun ang issue. Ayan, so marami pa yung kakain nila ng bigas bago sila maging mahusay sa video card repair. So, ayan. So, update ko kayo guys for stress test this video card. Okay, may next pa tayo. So, high-end naman to, bigatin to. Ayan, pinakita ko na sa inyo to guys kanina. Ayan, ito na ang sunod, ang bigat-bigat pa naman. Ayan. So, itong matindi-tinding repair. So, ang issue nito, not detected. Mamahalin guys. So, nasa 150 ito. 150K nung kapanahonan nito. Yan. Bibili ka nito. This is from NVIDIA mismo. Founders Edition, guys. Yan. As you can see. RTX 3090. Napakabigat. Super. So, mga ilang kilo kaya ito. Siguro mga 5 kilo. Ganda ng design. Naka-inspired. Ayan. So, ito ang next repair natin. Ayan. So, update ko na lang kayo guys dito sa isa nating na-repair. Anuhin muna natin to. Ibabalik sa posisyon na sa stress test. Okay? So, update ko kayo a few minutes. Hello guys, ito na update sa video card repair. Ay, shit. Munti ka na matapakan. Hala, ayan. Ayan guys, so kanina pa siya napabayaan na. So kanina pa yung naka-benchmark, so okay naman siya. Yung kanya, hindi naman nyo man makita. Pero okay na yan guys, working na yan. Yung na-repair natin, ayan. Ayan, pan-spinning niya. So, GPU temperature niya 66 degrees Celsius lang po. Tapos, GPU clock 1.8, memory clock 1.5. So, ang score niya guys, ang score dito is 2,526. EPS is 100. So, yan, 100.3. So, minimum EPS is 28, maximum EPS is 242. So, yan yung ano. So far, so good naman guys. Pan-speed niya is 76%. Yan, yung ni-repair po natin ay palit 1650 Super TU116, 12 nanometer ang GPU chip. This is a DDR6 micro ng memory, 4GB, 128 bit. Yan. So, ang wala lang dun sa GPU reading niya is ray tracing. So, wala siyang ray tracing. Pero, P6, director compute, etc. So, available naman. So, napabayaan na natin kasi may nare-refer kasi ako. Kaya, ano, ayan. So, okay na siya guys. It's working fine. So, customer is happy. At least nabuhay pa natin kahit na dumana sa matinding pagsubok sa kabila ng lahat ng pagre-repair ng ibang technician. Okay? So, kahit na ganoon ang nangyari guys is okay naman. Masaya yung customer nito. Si Ganigrado. Ayan. So, hindi lahat ay pinapalad sa mga maling pagre-repair. Kagaya nung isang kanina, yung ni-repair ko ay Sutak 1660, 6GB. So, hindi siya pinalad. Liquid damage siya. Tapos nilinis nung may-ari. DIY cleaning. Ayun. Tapos, pa-display ko naman, ang napalitan kong pyesa is 5 piraso. So, medyo matindi yung tama dahil po, ay, mga butas ng PCB is tinamaan ng liquid damage. So, nilinis niya eh. No schematic, no bulb, kaya hindi na-repair. So, yun. Hindi lahat ay pinapalad. Yan. Puro galing sa repair technician yung ating nire-repair. So, ngayon, ito galing na naman to sa technician. Pinagawa daw nila dun sa kabanatuan sa nagre-repair daw ng GPU. So, ang ginawa naman, hindi marunong din yung nag-repair. Ayun, pinaghihinangan yung mga, pinagtatanggal yung lahat ng coil, tinanggal, baligtad pa yung pagkakabit. Pero okay lang naman kahit baligtad ang coil. Yan, so yun yung issue, tapos tinanggal yung mga capacitor, tapos tinanggal yung sa likod ng GPU chip, akala niya shorted. So dyan naman talaga shorted, yun gawa ng, yun ay sa likod ng GPU chip. Yan, ang reading nun is mababa lang, halos ohms lang, ohms, halimbawa ay 0.05 ohms, ganyan. O 1 ohms, ganyan lang mga reading niya, so mababa lang po talaga ang reading nun. Basta sa GPU. Akala niya yung shortage. Ang issue lang, isa lang yung pinakang issue niya. Is yung kanyang resistor sa 1 volt ICS. Nagkaroon ng corroded corrosion. Nawala na siya ng connection. So, may pinalitan tayong 1 fuse resistor. Yan, SMD. So, yan yung charges. Si-charge natin. Additional charges sa customer.
Ayan, tapos yung ultrasonic cleaning na rin natin siya, guys. Kasi nga naman, ay puro naman talaga plaques na. Ayan, yun yung repair history po nung sinapit nung ano. Pero, kahit ganun pa man ang nangyari, galing sa repair technician ay nagagawa pa rin yan dito sa video card repair. Okay, so successfully pa rin yan. So, i-upload natin itong video na ito sa ating YouTube channel, Workshop X Video Card Repair. Okay? So, guys, magpapaalam na puli ang inyong lingkod. So, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsubaybay sa video card repair. Okay, para sa mga bagong salta sa aking YouTube channel, if you're still watching, please subscribe, like, and comment. Pakishare na din po sa mga kababayan natin, kakilala, kapamilya. Yan, pwede nyo pong i-share yan sa Twitter, Facebook. Yan, sa Facebook, pwede nyo pong i-share. Pakishare na lang po ng ating repair video na ito. Okay, kahit papano, sana nakatulong sa inyo. Step by step, collections ng information about how to repair a video card. Okay, so hanggang dito na lang. See you in the next repair. Bye for now.